Sa kasalukuyan, kamusta kayo, Martians? Today is just a vlog. Yun lang. Ayos ah. Okay pala itong ND filter sa loob ng bahay ah. You know, today let's talk about ND filters and why I think it's the best. Ayos. Boom! So, hindi ko man masabi sa inyo yung exact location ko ngayon, pero andito na tayo sa bago kong place kung saan ako mag-shoot ng vlogs. Pwede siyang masabing studio, hindi ko naman sinasabing studio ko, pero it's another safe house para mag-shoot ng vlog and everything. And you know, it's a new image, a new picture, especially may ganito na tayong view. Actually, naisip ko parang pwede yatang magpalipad dito, mas mataas na view. Yun yung naiisip ko. And dito syempre sa space natin sa loob, gusto na tayo mag-shoot ng mga vlog, sit-down videos, sample videos, basta bani-bagong something. Ito yung matagal ko nang hinihintay matapos. It took 6 months bago natapos. And this is not my house. Bahay ng lola at lolo ko, pinagawa nila. But there's a big space here kung saan makapag-shoot ako ng vlogs, makapag-shoot ako ng mas maraming content, mas maganda, mas maliwanag, at mas maluwag. Di na katulad sa sala namin sa bahay, dun sa may malapit sa SM Baco or somewhere there na masikip. And this time, makakagalaw na tayo ng maayos. So, yun, tara. You know, ayos pala eh. Excited na ako, Martians, kasi although kailangan kong ayusin yung echoey voice dito sa lugar kasi maluwag. And damn. Ganda! Bagong-bago! Teka. Ayan, mga ganyan. Punyeta, napakaganda. Yes, sir! Ganda! Bagong-bago sa mata. Parang ayaw magpaawat eh. Okay, second viewing angle test for video. Nice lang ah, diba? Ganda. Dapat nga lang couch. Couch dapat yun. Still, looks really good. Okay, audio test. Audio test 1, 2, 3. Audio test 1, 2. So ito yung bago nating setup. Hindi ko alam kung okay ba siya dahil sa sound. Sobrang ma-echo. Testingin natin kung okay. Live ako onte. Okay naman eh. Mukhang maganda naman. Tingnan natin sa editing. So basically, ito ang effect ng ND filter. I mean, ito ang effect kapag walang ND filter ang iyong lens. Nakaset yung camera sa 15 shutter speed, f1.4 ISO 400, tapos turn down natin sa ISO 100. Siyempre may tendency pa rin na mag-overexpose pati yung gilid niya ng sa ating subject. Siya yung subject natin. But kung i-adjust natin yung ND filter, bababaan natin ng onting slight. Yan. Tol, yan na-expose na. But siyempre kailangan mong hanapin yung balance between the subject and the background. Okay ka lang ba? Yeah. Okay, good. So dito ka banda sa may araw. Dito banda sa may araw. Yan. So typically ganito nangyayari sa ibang shoot, overexposed, grabbing highlight, sabog. So ginagawa niyo, nagka-crank kayo ng shutter to 250, 200 para makuha yung tama exposure. But with an ND filter, pwedeng-pwede niyo ibalik ang shutter niyo to 50 at syempre i-crank down niyo ang inyong ND filter at makukuha niyo yung ganyang exposure. Depende sa kung anong exposure level ang gusto mo. Syempre may mga nag-overexpose to +2, +0.7, +1. In my case, ISO 100, f1.4 shutter speed 50, I am at +0.7. Take that, nerd! Siyempre, testing natin na ito yung B-roll type na hindi ko maintindihan B-roll type. What? In 3, 2, 1, B-roll. Wait lang. So, currently, ISO 100, f1.4, tapos yung shutter natin 250, and merong ND filter. Ito yung kapag walang ND. This is how it looks without the ND. See? It's overexposed. Currently, my camera is set to 120 frames per second. And now, we're gonna put on the ND. Boom! Put that on right just about this. And let's adjust a couple of stuff. ISO at 160. Now let's get some B-roll. 3, 2, 1, B-roll. Tingin sa araw. Boom. This
Okay, so Martians, ito yung basic setup na inaayos ko as of the moment. Naghahanap ako ng proper something. Kasi parang tulad nito, recording, rinig yung echo, solid yung echo niya. So usually talaga may blankets, may, you know, stuff na nilalagay para hindi ganun kaingay. At ewan ko kung para ako nakakautious magsalita sa gantong setup. But we're gonna work on it as soon as possible. Pero yun, ito yung setup. Diba? Galing. So yun, i-adjust ko pa yung kulay. Pwede natin gawing violet, so on. Clip ko lang to. Gawin natin siyang, pwede rin to, pag seryosong hindi mo maintindihan na setup. To violet, kung trip mo maging hindi mo, Gerald Dundon. Pwede rin namang, hindi pa ako nakapaglagay ng hair light, to be honest, but maganda kung may hair light. BTS. Pink. To, BTS tayo, hindi mag-god sa atin ng army. Ah, tamang. Ay, violet. Storya. Pang-istorya! Para may gumawa ng istorya sa akin. Yan, so ganito, ang idol natin pag violet ang setup, si Nico Bolante. Si Pulse's Life. Pero Nico Bolante na siya ngayon. Also, pag mga purple, mga John Santana rin yung datingan, ganun. Pag... oh sige. Nag-test lang naman ako. Ito, pink. Talaga, pink talaga. Parang ganito yung kaya eh. Pwede rin naman. So yun, Martians, kung curious kayo sa setup natin, yan, bigyan ko kayo ng proper tour. Ito yun. So, sa ngayon, since starting pa lang tong studio style setup natin so dito sa area na to, syempre may table, ilaw na may kulay, laptop, a chair, of course, at Godox SL60 na mayroong light leak pa dahil gawaan ang 52mm na to. Nalimutan ko na kung sino yung nag-recommend sa akin nung 52mm na softbox. Kasi nakilis ako, meron palang ganito kaliit na softbox. Dahil ang sobrang hirap i-setup nung softbox ko, kung nakita nyo, 120cm siya. Hindi ko pa siya nakukuha ngayon. Yun. So basically, that's it. Ito yung setup. I don't know kung ano mang context ng vlog na to, but I'm showing guys that this is something new. Ito yung bago nating, as in bagong lugar natin kung saan tayo madalas mag-upload. May kita nyo na ulit ako madalas. I promise you that. Kasi nga, recently these past few months, cinematic mode. So to tell you honestly kung ano nga ba yung nangyari, these past few months, I went on a low shutdown kung saan kailangan ko ng ultimate hard reset. Kasi... ewan ko, na-burnout talaga ako ng todo burnout. Burn to the soul yung nangyari sa akin. But I'm okay now, I'm fine. And I thought that I needed a change of environment. Siyempre may mga nakasalamuha akong mga tao nitong nakaraang linggo na may niluluto kaming malupit. Mapapanood nyo yung susunod na vlog kasi hindi ko pa siya natatapos. But, okay, so Martians, ito ang quick tour. Siyempre, dito, tagalin mo natin yung ND. Sobrahan na tayo sa kaka-ND. Ayan. So ito yung pinaka-space from here to here. Look at that, right? Really, really big. So doon ako mag-sit down, hopefully in the future. Ang gagawin ko dito, papakita ko ito ng wooden table, lagay na ako ng desk dyan, ng setup dyan. Kasi nga dito ako magpo-photoshoot. Ito pa siya dyan, 12 feet, lagay natin dyan sa baba. Main pag may work, nandito ako sa bahay ng lola ko at ng lolo ko. So yeah, it's really a big game-changing view for us. Siyempre may bintana, yun. And... check out the view. Ayan o. Meron tayong view dito sa labas. Which is really, really nice. Really epic. I really love it. Damn! Ay, so parang akala mo, ngayon lang nakatingin ng third floor. But, sobrang bago. Sobrang bago to. Matagal ko na itong inihintay. And to tell you honestly, Martians, meron pa akong ibang projects na gagawin. Bukod sa, ito na yung I think, magiging permanent setup natin. And may mga collabs ako na gagawin na magugulat kayo. Siguro recently, nakita nyo na yung collab na ginawa ko kay Mommy Gangster and Son. Shoutout sa inyo, Tito Bon. Thank you sa collab. And may lalabas kami. Dito ako na siguro sasabihin. It's a gemstone kung dito nyo siya una maririnig. Kasi hindi pa ito masyado nasasabi. Pero may podcast kami na gagawin nila Chairman. Tsaka nila Habadu TV ni Tito Bon. At so yun lang naman yung dapat yung malaman. Sana nag-enjoy kayo sa sobrang simpleng vlog na to. Ma-expect nyo na marami pang susunod kasi you know, nag-warm up lang ako, nag-build up lang ako. But yes, I assure you, sunod-sunod na ang upload ko ulit. At syempre, kung out of this world ka, huwag mo na rin kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. Don't forget to ring that notification bell para notified ka sa mga susunod ko na upload. Hindi mo malalaman kung kailan, pero masasabi ko sa'yo at may assure ko sa'yo na yes, tuloy-tuloy upload. So yeah, I'll see you guys on the next vlog. Peace out!